Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema. Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. Lingguwahe. Paano masabi? Pinaragtas na ako para masigurado nyo. Karahasan. Advance ako mag-isip. Sexual. Ang ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. Horror. Sino yung kasama mo? O droga. Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. Na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ika'y kanyang pakikinggan. Isumbong. Isumbong. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag, idol! Masayang-masaya ako dahil masayang-masaya ikaw. 11:29 na, Tito! Pong! Ate Chrissy, present! Akala ko, Ate Chrissy, yes. Absent ka today. Oh, no. Alam mo naman na sobrang love na love ko itong i-introduce natin ngayon, kaya hindi ako absent. Talaga. So, let's all welcome Pangulong Dagong! I hate distraction. Ayaw ko talaga ma-distract, Bong. Halata, Pangulo. Lalo na sa mga nakaka-distract na. To all the girls I've loved before. Pero, Pangulong Dagong, bago ka ma-distract sa kagandahan ni Ate Crazy. Ako lang to, ano ba? Meron lang akong mahalagang katanungan. Ano yun? Para ma-distract lalo ang sambayanan. Yes, what is it? Go ahead. Ano ang ideya mo sa car seat na in-implement ng LTO? May kinalaman ka ba dito, Pangulong Dagong? I invoke my right to privacy. Especially to private cars. But hot issues kasi siya ngayon na, ito, at pinag-uusapan online at sa outer line. I signed it because it is for the safety of the kids. Uh-huh. The children, because all the children are our future. Kanta teach yan. Them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Can you sing it na lang, Pangulong Dagong? Kaya nga, nag-declamation na lang ako. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Bago yun. Kanta yun. Kanta pala. Hindi, ang sinasabi ko, Bong, it is for the safety. Mm-hmm. Now, if tell me, Pangulo, it is too much because we are under pandemic. Mm-hmm. Gastos pa dito, gastos doon. Yan ba talaga? For me, I understand. Uh-huh. But you have to abide by the rules because hindi ko naman anak ang gusto kong masipi. Mm. Anak niyo po ang pero, gusto kong maging safety. Which is which, Pangulong Dagong? Ang car seat o yung mga presyo ng bilihin na sobrang mahal, especially yung baboy na umabot ng 400 plus per kilo? Mamili na lang kayo kung alin ang unahin yung kainin. Ang car seat o ang baboy? Gusto niyo paupuin niyo sa car seat ang baboy? Pwede rin. Huh? Alam ko, pag pinaupo yung baboy sa car seat, baka mawarak yung car seat. Kaya, mahal ang bilihin, pero kaya nyo nga bumili ng kutsi. It's for the safety of your kids. Tama. Hindi, pag malaki na yung bata, may mga bata talaga na kasya siya sa seatbelt. No need for car seat. Pero yung mga hindi kasya, yung tagaliig lang yung car seat, delikado yung bata yan. Diba? Pag break mo ng ganyan, haliig eh. Kasalanan mo pa. I agree with that. Mahirap na mga bata kasi yan. That is my standard. Hindi kaya ibenta ang car, bumili ng seat. Para hindi na kayo maboy seat. Let's begin. Sige, yung mga babae sa buhay mo, baka maboy seat. Kanina, dahil sinabi ko na, paulit-ulit ba mo? Hindi. Magalit ito. Paano yung isang babae dito?
Baka lalo siyang ma-boy seat. Huwag ka mag-alala, boy, ma'am, seat. Kasi ipasakayin kita sa car seat, ma'am. Isumbong kay Pangulong Dagong. Unang sumbong, idol, mula sa ating pinakamamahal na text line. Yes. Good morning, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po sana ang kumpare kong si Pedro. Hindi daw kasi siya takot sa white lady na aangkas sa kanyang motor. Ano po ba ang dapat namin gawin? Si Tans and Jerry po ito. Tans and Jerry, para yung daga at pusa lang. Alam mo yan, si Pedro hindi takot yan. Dahil mas takot siyang mawala ang manok. Ang manok ni San Pedro. Kaya... white lady, no? Okay lang yan. Juwain niya pa yan. Yung white lady. Hindi, yung manok. Kasi hinihimas niya yon. Yung manok. Yung white lady. Di ba, Ate Chrissy, nananalpok yan? Yung manok. Hindi, yung white lady. Isabong mo na lang kaya. Yung manok. White lady. Alam mo, feeling ko nagugluta yan, kaya maputi yan. Yung white lady? Yung manok. Hindi, pinakain ng seven kinds yan. Yung manok. Manok. Yung white lady. Di ba sinasabong yan? Yung manok nga? Yung white lady. Isa bang sumbong? Ay, magandang umaga, Ate Chrissy. Nandiyan na yung white lady sa gilid mo. Nasaan? Ayun. Tingnan mo nga. Huwag mo akong tapunan. Baka kasi salpukin ka ng... Wala nga. Go ahead. Next. Salpukin ka ng manok. Okay. Hi! Oh, you said... Magandang umaga, Ate Chrissy, Tito Bong at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang ang mga lamok dito sa opisina namin. Sobrang dami na kasi. Nung nagsindi ako ng katol, bigla na lang nawala lahat. Nung naubos ang katol, bigla na lang lumabas lahat at bulong-bulungan na sa tenga namin. Ano kaya ang nararapat namin gawin dito? Leo po ito ng Binondo, Manila. Ang sabi kasi ng mga lamok sa tenga mo, palitan mo yung katol mo ng mas power. Nahay daw sila sa katol mo. Sabi ng lamok, power? Power! Isa bang sumbong, good morning Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Isusumbong ko lang po yung kawork ko kasi nakawork ko na si Hermy Reggae. Bakit? Nagre-reklamo po kasi boss namin, bakit daw nauubos ang basahan namin sa trabaho. Hindi ko pa naman naaamin sa boss namin na inuwi na ni Hermy yung mga basahan. Ano po ba ang narapat namin gawin dito, Pangulong Dagong? Basahan lang, iuwi pa sa bahay. Alam mo, ginagamit niya ni Hermie kasi pasmado ang kamay niya. Alam mo yung nagbabasa yung kamay pati taa? Kaya wala siyang dalang panyo. Ano yung panyo sa Tagalog? Handkerchief. Tagalog. Ay. Panyo nga. Kaya ginagawa niya yung pamunas na panyo. Yung bilog, yung tinatahi na tatlo-limang piso. Kaya mura lang naman yung yan. Basahan. Hindi, yung white lady. Di ba mahaba ang buhok niyan? May buhok pa yan ng white lady? Yung basa. Kaya pala basa. Yung basahan. Yung white lady. Marami niyan sa Balete Drive, pumapaypay tuwing gabi. Yung white lady? Yung basahan. Di ba tinitinda yan ng mga vendors dyan sa EDSA? Yung basahan. Hindi, yung white lady. Yung white lady, tag-5 talang klase, white lady, tag-5. In fairness, nakakatakot yan kasi lumalabas daw yan pag bilog ang buwan. Yung white lady. Buwang ka talaga, Pangulong Dagong. Natakot ako bigla doon. Buti na lang hindi lumabas yung pagmumura ko.
Oh, next caller tayo. Isa bang idol natin na magsusumbong. Sa lahat ng mga baguhan dyan na walang ginawa sa buhay, kundi makinig sa amin, tumawag po kayo, yeah. Especially yung mga bago, yung mga luma, magpahinga muna kayo. Para naman, para hindi naman kami mapagod dito sa kasagot sa inyo. Bong, bigyan mo ng numero, Bong, saan sila tatawag, Bong? 85-84-55-45. Or sa 0916-897-5365. At syempre, eto na, hello! What is your name? Luma to luma. Hi. Hello. Anong pangalan mo? Labutoy. Labutoy. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Susumbong ko lang Pangulo si Michael Ibanez. Di pa rin tumitigil yung mga babae kakahabol sa kanya. Babaero talaga. Oo. Alam mo bakit inahabol niya si Michael Ibanez? Liban sa may nunal siya sa kanyang... May utang din siya sa mga babaeng yon. Kaya siya hinahabol. Okay? Si Michael? Oh. Isumbong kay Pangulong Dagong. So, Pangulo, it's true na meron kang nunal sa ano? Sa... Yes! Tatlo. Tinatawag ko siyang Three Stars and the Sun. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? Yeah. I-shoot muna! Okay, the sumbong is from Jefferson Soledad ng Pasig City. Nako, si Tito Bong mahilig sa Jefferson or Jeff. Oh, pero taga-Pasig ito. Ako nang bahala dyan. Oo. Para at least every lugar, meron akong representative na Jeff. Pwede. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy. Yes. Isusumbong ko lang po ang aking alagang manok. Oy, bakit? Kasi sa gabi po siya tumitilaok, hindi sa umaga. Ano po kaya ito? Kasi yung manok mo ay call center. Sanay siya sa gabi. Call center siya. Saan takatawag sa gabi? Next. Isumbong. Isa bang sumbong mula naman ito kay Jeffrey De La Cruz. Ayan. Hi, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang sana ang ate ko na si Julianne De La Cruz. Bakit? Hindi ko kasi siya natirahan ng ulam. Kaya nag... Huwag na lang. Ano? Nabitin ako, Tito Bong. What is it? Nabitin siya dahil hindi tinirhan ng ulam. Ng ulam. Okay. Kaya ano daw ang gagawin niya sa atin niya? Bitinin mo pati wari. You're so mean, Ate Chrissy. Hindi, kapatid niya yan. Ikaw naman, ma'am. Huwag ka mag-alala. Marami ka pa naman sigurong rasyon dyan na dilata. Magbukas ka na lang para sa ate mo, ha? Oo. Next time, tirhan mo naman. Pag iba, tinitirhan mo. Pag ate mo, hindi. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong. Dito naman tayo sa ating mobile phone. What is your name, idol? Hello, Pangulong Dagong. Ang laki ng boses mo. Dax din ba, idol? Jets lang, Jets. Ay. Go ahead. Pangalan. Pinsan ni Glenmar. Okay. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo. Isumbong ko lang yung bindan ko. Bakit erap? Bakit pare? Kasi nung minasaya ako ni Lidmar sa gabi. Bumabalik yung ano ko, lamig-lamig sa katawan. Ano kaya dapat gawin niya, Pangulo? Nagpamasahe ka, kaso bumalik ang lamig-lamig mo. Ha? Kasi malamig ang kanyang kamay. Dapat painitin niya muna ang kamay niya bago niya imasahe sa'yo. Ako ang kasagutan niya, Pangulong Dagong. Ito si Tito Bong, naninipsip ito ng lamig-lamig. Iba! Kaya kailan kita pwedeng sip-sipin, idol? Parang mali yata yun. Ay, congrats sa boss natin yung kantang hiwaga, no?
Hiwaga ha, hindi hiwaga ng lamig-lamig. Hiwaga lang. Napahinto ang boss natin. Brad, si Brad, na. Oh, initin mo yung kamay para mawala yung lamig-lamig, ha? Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang sana ang motor ko. Bakit? Bagong bili itong motor ko, kaso pag pinapaandar tuwing umaga, parang nakautot lang. Ano po ba ang larapat kong gawin? Paano nangyari at bakit ganito ang kanyang tunog? Ang tanong, sino ba yan? Walang pangalan yung kanyang message dito, pero minessage sa atin ngayong umaga. Ang tanong, bayad na ba yung motor na yan? Parang feeling ko, Pangulo, hindi pa bayad. Pag hindi pa bayad yan, ang utot-utot na. Pangulo, tagong! Pag ma-pulpid yan, ayan, maganda na takbo yun. Pati andar. Next. Hi, Idol! Okay. The sumbong is from John Matthew Bahandianon. Aba, parang pang Bible talaga, John Matthew. Go ahead. Good morning, Pangulong Dugong, Ate Chrissy at Tito Bong. Isusumbong ko lang si Mama. Uy, bakit? Na nanonood ng YouTube, pero nakapikit. Oy. Nakatulog na po. Ano po kaya ang gagawin ko? Nakamanga pa naman siya. Dito po ako sa Antipolo, nakikinig kami. By the way, sino yan, I love you, Mama Ay. Wala na po si Mama Ay. Umuwi na. Sino yan? Si John Matthew. John Matthew. Alam mo, nanood kasi ang mama mo ng How to Sleep Properly. Sure siya sa YouTube, kaya nakatulog na rin siya. True. Kasi hindi siya makatulog si mama. Uh-huh. Alam mo na ang mga nanay ng tahanan palakpakan natin, pagod yan, naglilinis, naglalaba, nagluluto, nag-aalaga pa ng anak, pati ng asawa na ang asawa pasaway pa. Kaya yung mga nanay, pagod yan, hindi siya makatulog, sinerch niya sa YouTube, How to Sleep, kaya nakatulog siya. Isa bang sumbong? Hi, what is your name? Good morning, Pangulong Dagong. Ay, Dagol, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulong, isusumbong ko lang yung white lady sa likod ni Tito Bong. Panay ang yakap sa kanya. Gusto mo, Dagol, huwag mo na akong takutin dahil hindi ako natatakot sa'yo. Baka ikaw ang sasakyan ko. Hello. Tito Bong, nakangiti sa'yo. Hindi, may third eye. Pangulong Dagong, may lilipad dyan. May third eye ba? May third eye ka ba, Dagol? Meron. Gusto mo, ako na ang lilipad sa iyo. Chuck, maghihiwalay kayo ni Cassandra. Maninood, manay ka mong. Ayan sa likod mo mong. Oh, sige na ako, Pangulo. Baka ikaw ang liliparan ko. Anyway, huwag kang mag-alala, Dagol. Ang white lady, wala na dito. Lumipat na siya sa likod mo. Wala. Malabo. Nakita ko talaga. Baka magtaka ka, away ka ng asawa. Ba't may ibang babae ka dito? Ang white lady na pala yun. Kaya next time, Dagol, pagka tinatakot mo ko, siguraduhin mo lang na ducks yan para mahawakan ko. Pag hindi naman ducks yan, salamat. Nabuang ka na talaga, Paolo. Takutin ako dahil sa araw-araw akong ewan ko ba. Sige, Dagol, salamat ha. Wala na na white lady. Sige, mag-orasyon nga tayo. Kaya lumalabas na yung mga white lady na yan eh. Okay. Para umiwas na tayo sa white lady. Orasyonan na natin. Unod, bakog, bakog, unod, boto, laman, laman, boto. Unod, bakog, bakog, unod, boto, laman, laman, boto. Armin Rico, Jis Balat, Tubo Balat, Inting Balat, mga balat kayong lahat.
Giatay Rajamrin Austria at si J.R. Bobiero na Lektoria rin sa Bukor Markasal kila ka ba ikakasal Dominikio at lalo na si paring John Pitt Lumansok at kay Bulldog Onilia sus kinuo ko ang pangalan palang Bulldog idol na idol doon ni Bulldog si Mang Canor si Dog si ikaw Bulldog ka at sa lahat ng mga suki natin lalong lalo na si Carmelo Tonyacao at kay Jis Dragon, Marcelo Comile, Eric Andalia, mga taga Creative Mist, Net at Hungry Paris Otis, si lalo na rin itong mga drivers daw dyan sa may Toda sa Pasig. White Lady. Sa lahat ng mga tropa ni JR Bayo, si JR na nagmamahal daw kay Pangulong Dagong, kaya si Tito Bong. Bakit daw may mga taong kumakain ng ice cream at pag kinakain daw dinidilaan ito bago daw matunaw, paki-explain na lang daw Pangulong Dagong dahil naguguluhan daw sila, sabi yan ni DJ ng Antipolo Rizal. Alam mo DJ, para hindi ka na maguguluhan, kukuhin mo na lang, huwag mo nang dilaan. Sa lahat na rin ng mga orago, ng mga Bicolanos at mga Bicolanas, sabi nga niya dito, minamahal na rin daw nila si Mang Canor. Hindi man daw masama tumikim ng iba, Mang Canor, kung nakikinig ka. Basta huwag ka lang daw magpapahuli sa asawa mo dahil may Mama Ay ka na daw. Jack na putulin daw ni Mama Ay yan yung hindi napuputol na kaligayahan. Kaya Mang Canor, kung nakikinig ka man minsan, minsan lang kasi madalas ay hahanapin mo din talaga ang karisma ni Mama Ay, parang hindi ka na mabubuhay sa mundo na walang chicks talaga umaga, hapon at sa gabi. Pag wala na talagang makuha sa Cubao o sa Pasay, ka na lang pumunta Mang Canor, at punta ka doon tag 100 na lang para ma-sold na yung kaso mo kay Mama Ay. Para pasok naman mga suki. Presyong na, baby Sonia. Para hindi na daw masayang ang mapula na labi ni Mama Ay at makinis na pagmumukha. At ikaw, Mang Canor, ay maligo. Parang alaki ng problema mo kay Mang Canor. Gustong manakit. Ewan ko ba sa'yo, JR? Ikaw na, ma'am. Bahala ka na sa... Okay. Ayoko na sa Earth. Oo na, Sean. Kay Renerio Gemino Arizala. Mag-ingat sa White at Lady. At sa tatay niya na si Renerio Arizala Senior. Alaka. Natulog daw. Alam, tumabi ang White Lady. Kay Jobert Vertodazo at kay Alan Loyola. Ingat sa White Lady. Pati na rin kay Reni Cortina. May White Lady sa Cortina. At kay Joan Mancilla ulit o kay Rivas. May lagnat daw siya, Pangulo. At sinakyan ka ng White Lady. Kay Shaira Bitara sa Bisor daw nila sa Masinag na si Redin Abraham gumagwapo pag may sahod. At pati kay Christian Angel Guevara Mancilla. Paorasyon din kay Ella Monteroso Cariaga, Ronaline Pajak Turla at kay Marlon Vicente. Pati na rin kay Eric na namimiss daw ako at kay Christine, kay Jana Luis. Doon ka sa White Lady. Kay Patricia. Mga White kay Lady. Kay Monique. Mga White Lady. Pati na rin kay Angel. Mga White Lady na 18. At sa mga na nakalimutan kong batiin. White Lady na 18. Sa I Rap You Official. Mga White Lady na 18. Sa mga team puyaters na White Lady na puyat. Na bubuhay. Oh. White Lady na may eye bag. Jujig Tago, Jan Magnayan, Kagasdaril, Aljun Jesus, Jun Torres, Rondal Rayat, Palco Nagalis, Roderick Kiray, Stevenson at Tuon, at mga taga Little Bites. Nasaan na ba yung kopya nila dito? Hello sa inyo kay Merly Shell. Merly Shell yun. At syempre kay Pastor John and Pastora Virgie Arancilio, maraming salamat at sa lahat ng mga pastors at pastora out there. Pangulong Dagong and Ate Chrissy, let's do Fast Talk. Yes, go. Last.
Last talk. I'm so sorry. I stand corrected. Nagmamadali kasi ako kaya fast talk. Okay, go ahead. Pangulong Dagong, last talk, mataas o mababa? Doon ako sa mababa para maabot ko agad. Yung mababang grado ng salamin sa mata ang pinag-uusapan, Pangulo? Okay lang, basta wag lang mababang grado sa card. Ate Chrissy, yeah. Last talk, cake o ice cream? Mas gusto ko ang cake. Ang ating cake. Isusubo. Cake. Susubuan ko rin si Pangulong Dagong. pati, at ako lang ang pwede magsubo. Masarap ba yung cake mo? Oo naman. Masarap na masarap. Pati Kim ng cake mo ha. Eh, paano ako, Ate Chrissy at Pangulong Dagong? Sino ang susubo sa akin? Ano lang sa'yo, Braso de Mercedes. Pangulong Dagong, last talk. Kung may ibibigay kang bulaklak kay Ate Chrissy ngayong darating na Valentine's Day, ano yun at bakit? Chrysanthemum. Para mahirap i-spell. Parang pag-uugali ni Ma, mahirap intindihin. Ate Chrissy, last but not the least, last talk for you. Kung may pagkakataon kayo na mag-date ni Pangulong Dagong ngayong V-Day, ano ang una mong gagawin sa date ninyo at bakit? Ang una namin gagawin sa date, kakain kami ng ice cream. Tapos pag natunaw, didilaan namin. Siyempre, sayang, mahal yun eh. Ay. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Sino sa tingin mo ang mas magaling magpana? Ang DJ o si Cupido? Sa tingin ko, magaling talaga mamana ang DJ. Kasi si Cupido, puso lang pinapana. Ang DJ minsan namamana ng isda eh. Wala nang pang-ulam. Yun ba yung isda na naglalakad tuwing gabi? Hindi, yung sirena. That ends our last talk. Maraming salamat sa inyo mga idol. At sa lahat naman nagmamahal sa akin, dumadami na po ang aking mga likers. Facebook, DJ Tito Bong. Ayan, congratulations sa iyo, Bong. Kasama mo today si Ate Chrissy. At Pangulong Dagong, bago ikaw magpapakilala sa exit mo, nag-hi-hello pala si Pastor John at Pastora Virgie kay Mang Canor. At ang sabi dito ng Arancillo family na magbago na daw si Mang Canor at huwag na daw magyabang-yabangan. Alam mo, Pastor, hayaan mo na yan si Tiguang kasi... magpapansin lalo yan. Pansinin nyo. Ay, mga tigawang, matigas ang ulo. Pag matanda na, matigas ang ulo. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin. Andito lang kami para magpasaya, magbigay ng kasiyahan, impormasyon. Lahat ng aking intel ay bibigay namin sa inyo. Ano yung intel, Pangulo? Yung mga nalalaman natin na chismis. Para mabuhay po kayo. At gusto nyo. Check your oras, 11:56 na. That Time Check was brought to you by Embassy Whiskey. Chill mo.